Mag-harvest tayo ng ano, ng kangkong panghalo sa sinigang na buto-buto. Ayan. Iba talaga pag may tanim ka, no? Kasi anytime you want na mag-ano, ng harvest, kumuha ka lang sa backyard mo. Ayan, sa paso lang ito mga ano, no? Tapaso lang. Pwede ka nang makakaroon ng kangkong o whatever. Yan, ihalo ko to sa sinigang. Malago siya, hindi siya makalat kasi usually ang kangkong is ano no, kumakalat sa lupa lang tapos kakalat sideways. Lalago ito, sa paso lang siya as you can see guys. Ayun oh, patayo yung kanyang ano, yung tubo, hindi yung paano pahiga nakakalat sa lupa, parang ganun. So, pwede rin magtanim guys ng ano, ng kangkong sa paso. Ayan. Tingnan nyo, malago o, oh, no? Malago siya. Tsaka ka-harvest ko lang nito last week. Puputol ka lang tapos sa tubo na yan. Kahit kalbuhin mo yan, uusbong uli yan. Ayan, oh. Kaya kailangan talagang i-harvest mo to kasi para tumubo uli. Kasi pag ang dahon ng ano, kangkong pag matagal na, hindi na fresh tignan. Parang iba to kasi parang green na green oh. Walang mga butas-butas. Yan, tsaka iba ang kangkong sabi sa tubig daw. Pwede naman sa lupa eh. Yung sa tubig tumutubo. Ay nag-ano, malago. Pero, you can see, pwede siya sa lupa at sa paso. Ayan. Mga ano pa siya, mga baby. Parang baby pa siya, bagong tubo. Hindi yung talagang matigas na yung ano, yung stalks niya. So, damihan natin to kasi ano, para lumago uli. Ayan. Iniwa ko na. Para hindi na ako maghiwa dun sa kusina. Diba? Ganyan lang, ano kaagad, oh. Fresh na fresh. Bakit gugustuhin mong kumain ng hindi fresh? Diba? Kung kaya namang magtanim sa backyard. Tapos, mga sili. Kukuha na rin ako ng sili. Diba? So, saan ka pa kung hindi ka magtatanim sa backyard, sa paso lang, isusok-sok mo lang yan. Pero kailangan ano, garden soil ang gagamitin para talagang, kung hindi ka marunong mag ano, ng garden soil, bibili ka ng garden soil para yung mga tanim mo ay talagang lalago. Or ang ginagawa ng iba yung ano, yung gumagawa yung mga anong tawag doon? Yung mga organic na ng mga panaba ng lupa, gagawa kayo mga composting yata ang tawag dun. So ayan, kalbo-kalbo na siya, pero bukas utubo na naman yan. Yeah, ayan. Pwede mong i-adobo. Pwede mong ilaga lang kung ano ka conscious ka sa iyong health. Di ba? Ayan, walang chemicals na ano to na mga tanim. Talagang organic siya. Walang mga panaba na mga chemicals. Wala mga oh, tingnan nyo. Diba? Walang mga butas-butas. Kaya maganda yung magtanim ng sarili. Pwede na siguro to. Ito pa. Kabila. Ayan. Bukas na lang pag kinulang eh. Kasi unang naubos itong kangkong sa ano eh, sa sinigang. Gustong-gusto nila yung kangkong. Ayan, no? Kita nyo, guys. Kinis, no? Oh, walang butas. Oh.
Saka bagong tubo. Ayan. Kunin na rin natin to para tumubo siya. Oh. Kangkong. Kaya, magtanim na kayo. Kung gusto nyo ng ano, makakain ng organic na mga tanim nyo, talagang sure kayo na malinis, hindi hinaluan ng kung ano-ano. So, ito na yung aking ano guys, kitang-kita yung pagkag, ano oh, fresh na fresh oh. So, ito na yun. Ito na yung aking na-harvest. Ayan. Diba? Kamatis ko, walang bunga na harvest na ng isang araw. Tapos yun, atola yata yun. Ang taas lang. Ayan. Yung aking sili. Ayan. Medyo malamig na kasi ngayon kaya medyo hindi na masyadong nagbubunga. Yun yung aking pinanggalingan na kangkong, oh, di ba? Bukas o tubo ulit yan.